Ngayon mga panahong ito, bihira na lang yung mga nagpupunta sa mall. Pero eventually, magpipick up din yan. But as part of the new normal, karamihan sa mga orders ngayon ng mga sneakers ay online na. So ngayon, may nag-doorbell dito. Papakita ko sa inyo kung ano itong mga sneakers na nakuha natin at i-unbox natin. Ayun na! Oo! Ayun na! Hoy, kuya! Thank you, kuya. Salamat, ha. Okay lang. Sige lang. Thank you sa'yo, ha. Ayan na. Oh. Guys, oh. Kuha na natin yung order natin. Thank you, kuya. Ingat ka. Didisinfect muna natin itong mga sneakers nito bago ko ipasok sa bahay. Julius Babaw Unplugged. Julius Babaw Julius Babaw Unplugged. Julius Babaw Unplugged. So guys, dumating na nga itong mga sneakers na padala ng ating mga kaibigan. So let's start by unboxing these sneakers from Riff LA, courtesy of Big Boy Cheng. Uy, medyo malungkot yung balita. Kasi itong Riff LA, niransack recently ng mga looters dyan sa kanilang main branch, yung kanilang pinaka-mother branch sa Los Angeles, California, kung saan nakuha ho lahat ng mga tinda dito sa Riff LA, including yung mga pinaka-grails o yung mga hype ng mga sneakers in the store. Guys, from Riff LA, what's important is that you're all okay. Walang nasaktan sa inyong grupo. And eventually, guys, makaka-bounce back din kayo dyan sa, ano, sa inyong business sa Riff LA. So Jeff and our friends from Riff LA, take care, guys, and wishing you all the best. Sending love from the Philippines. So, okay, let's unbox this Nike SB. This is the Nike Dunk Low Gibson guitar case released in 2008. Medyo matanda na ito. Oo. Oh, kung tutusin, pwede nang sabihin grail din itong sneakers na ito because it's priced at $475. Medyo mataas na rin, no? That's about 25,000 pesos in the Philippines. Okay, let's unbox it. Ooh, ito na. Guys, oh. Ang unang napansin ko agad yung lining. Yung fur lining dito sa loob ng sneakers. Oh? Ang weird ng combination, no? Brown leather and fur lining na colored pink. Kakaiba itsura niya. You know why? Kasi kinopya nila yung design, literally, no? Ng mga guitar case ng Gibson. Ganito itsura ng guitar case para magkaroon kayo ng idea. So nakikita nyo na yung guitar case, pag inopen mo yon, yung leather case, you will see the pink lining inside the case. So ganito ang itsura nun kung tatranslate nila sa sneakers. Okay, let's take a closer look, guys. So this is made of pure brown leather. Actually, malambot siya. Kaya nga siya SB. Pwede mo siyang gamitin sa skateboarding. At tinan nyo naman yung details ng fur. Oo. Kakatuwa, no? Very kitschy yung kanyang itsura. And inside, you will see mga images ng coins and dollar bills. Whatever that means, no? As you can see, the swoosh is colored metallic gold, stitched to the leather using pink thread. Stand out yung swoosh if you take a closer look. And the side, you will see na medyo may pagka-translucent itong midsole ng sneakers. And on the tongue, it's kind of soft. It's the typical SB na mga sneakers na medyo makapal yung kanyang tongue. And there you will see the Nike SB logo. And at the back, that's the Nike logo again. And under the sneakers, it's colored brown. First impression, kapag nakaganyan, iisipin mo na ordinary shoes lang siya na leather. But from the side, once makita mo na itong swoosh na ito, iisipin mo na agad na, sneakers pala siya. Plus,
kung naka-shorts ka lang naman, kitang-kita agad tong lining na colored pink na napaka-attractive. Tamang-tama guys na in-unbox na rin natin tong Gibson guitar case sneakers na ito. Kasi nabasa ko sa isang interview sa founder ng grupong Strange Love. Isa po siyang skateboarding company. Sila po yung nagde-design ng mga skateboards. They also make mga prints, mga art prints. Ang pangalan ng founder niyan, si Sean Cliver. At isa sa mga sneakers na nabanggit niya dun sa interview na binigay sa kanya at ginagamit niya lagi ay yung Gibson guitar case sneaker. Ito yun, no? Ito yung sneaker na yun, which has some commonality dun sa latest na release ng Strange Love na sneakers na Dunk Low last February. So yan ang i-unbox natin ngayon, yung Strange Love sneakers. Na hype guys! Just came from Seoul Republic. Kina Lerwin Yap. Ito yun. Sobrang hype nito. Ito na. Ta-da! It's a kind of material and colors that you don't regularly see sa mga sneakers. Pero ito, kakaiba. Parang hindi na ito, ano? Hindi na ito sneakers eh. Mukhang artwork na ito eh. Okay, let's take a closer look, guys. As you can see, the uppers is made of textured velvet. Kaya pag tinignan mo siya from all angles, parang nagbabago yung color. Kasi nga, depende yan sa tama ng ilaw dun sa sneakers. And you will also see mga pink overlays na suede dito sa sneakers na to. Mukhang napaka-delicate, pero in reality, sabi ng mga nag-design itong sneakers nito, talaga they made sure na medyo matibay yung mga materials na gagamitin nila for the sneakers. There. And you will see the velvet red swoosh na nag-stand out siya from the sides of the sneakers. Seal the beauty of the sneakers, you will see the Love Skull logo. Itong dinesign na graphic logo ng owner ng Strange Love na si Sean Cliver. Ayan. It's called the Love Skull logo na very famous daw yan or very familiar yan kapag pina-follow mo yung mga design ng mga skateboards ni Strange Love. Makikita mo itong itong design na ito. Itong graphic image ng skull na shape ng heart. And inside, let's check the inside. Yan, may makikita kang ano dyan. Design ng skateboard. Parang cushion din yung tongue niya. Malambot din, similar to the Gibson. Kaya ako nga nasabi na may pagkakahawik sila kasi yung color, di ba? Parang may pagka kitschy, may pagka feminine. Yung napili nilang color palette sa mga sneakers na to. But kaya ganito naman ang color nito because this was released in February in time for Valentine's Day. Kaya they took it literally na talagang ininterpret nila yung sneakers nila based on the love month. So, outsole. Wow! Ganda naman ang outsole nito. There you will see the Nike SB logo. And beneath the translucent outsole, you will see images ng mga metallic colored hearts. You will see a red heart and blue heart. Itong dalawang color na ito, yan yung pinaka-color na ginagamit ng Strange Love sa kanilang mga design at sa kanilang logo. And inside, you see velvet material sa loob ng sneakers. Parang talagang designed intricately itong shoes na to. So guys, talagang napakaganda nitong sneakers na ito. At maswerte yung mga nakakuha nito at retail price. And siguro yung iba dyan, nabili nila ng $100 lang, no? Tapos piniflip nila ito ng how many times? Now it's selling for... Teka, let's check with StockX, no? There you go, guys. 1,144
US dollars ang selling. So, mga ganun, mga $1,000 sa StockX. So, that's about 50,000 pesos na, guys, no? Pero ang balita ko, mas mataas pa eh, ang bentahan nito sa Pilipinas. So, for $100 na investment, 10 times yung kita mo. So, napakaswerte nung mga nakabili ng stickers nito. Pero, nowadays, guys, ang hirap talaga bumili ng sneakers. Lalo na pag hype na hype yung mga sneakers, wow, almost close to impossible na makakuha ka. Kinakailangan talaga matyaga kang sumali sa mga raffle, o kinakailangan meron kang connection para makakuha ka ng mga sneakers na ganito. But I must say that since I have it already, I'm happy and very contented na meron na akong ganitong sneakers kasi talagang matagal ko nang inaasam-asam ito. Actually guys, hindi ako masyadong mahilig bumili na mga used na or mga second hand. But I do buy once in a while. And I could not help myself kasi nung nakita ko sa post ng Aftermarket Philippines, pinost nila yung dalawang Jordan Low na Bred and Royal. Eh, alam mo naman guys, no, napaka-hype ngayon ng series na The Last Dance. Kaya nung nakita ko yon and they were selling it for 9,000 pesos each, di ko na tinanggihan. Minsan-minsan lang to, no? Saka baka matagalan pa bago mag-release uli ng mga hype and mga OGs ng mga retro ang Jordan kasi nga napaka-taas pa ng hype nitong The Last Dance. At kung mag-release man ito, baka sobrang taas ng presyo sa secondary market. So, di ko na pinakawalan. I bought the two pairs for 9,000 each. Ito na yun, guys. Ito ang Royal. This is the Jordan 1 Royal, which is actually in 9 out of 10 condition. Okay pa naman siya, pero may mga crease na dito sa harapan. But that's fine with me, kasi gagamitin ko naman siya lagi. It's slightly used, it's size 11.5, tamang-tama sa paa natin. So, sakto naman, no? Actually, hindi na to investment eh. It's really something that I would like to use as much as possible. Kasi nga, ano ito eh, classic to guys, no? Ito yung mga colorways ng sneakers na ginamit ni Michael Jordan sa kanyang career. Yung isa, mas maganda kasi ano siya, ito yung Bred. This is the low version of the Bred released in 2015. It's in okay condition naman. May mga konting creases lang dun sa harap. Saka may konting mga gusot sa gilid ng leather. But generally, it's still okay. And guys, no? Bred to. Yun yung mga second-hand na sneakers na ginamit na ni Michael Jordan pero pinirmahan niya. Bumibenta pa ng 28 million pesos, di ba? Na vlog natin before. And even yung mga luma niya, yung mga 1985s, they're selling for more than 30,000 pesos. Oh. So, pagdating sa mga Jordan 1s, hindi masyadong significant kung bago o nagamit na ito. Either way, used or brand new, meron pa rin value yung sneakers. Kaya you can never go wrong with Jordan 1, especially the OGs. Yung Breds, yung Chicago, Royals, Lacto, yung mga retro OGs. Yun ang siguradong hindi masyadong bababa yung value. But again, itong sneakers na ito, I don't plan to parang display it. I plan to use it all the time. At least hindi ko na masyado magagamit yung mga high tops ko kasi mas comfortable gamitin and easier to slip on or to wear itong mga lows. So guys, it's time to announce the winner of our disinfectant mat giveaway and our winner is... Congratulations, Daniel Esplana of Quezon City. So congratulations sa ating winner and I will be contacting you. And once we get all the details, we'll send the disinfectant mat via courier service. Alright, thank you guys for watching again. Dun sa mga viewers natin sa US, guys, okay lang na sumali sa mga rally, no? Even sa London, sa Paris, wherever in the world, kung saan may mga rally,
it's okay to join rallies, but guys, no, pag may mga looting na, may mga stealing na nangyari or burning ng mga properties, wag na, wag na. Please, wag na tayong sumali sa ganyan because it defeats the purpose of this gathering, no? It will destroy the memory of George Floyd kapag tayo ay nagsira ng mga properties. Kasi again, I always say it again and again na we cannot solve a crime by committing another crime. We cannot bring justice to the death of George Floyd if we also do injustice to others. So, maging tayong mga responsible citizens. We have a voice na magagamit natin. We also have the power of the ballot kung gusto natin ng changes sa ating system. But crime is never the solution to the problem. So, tandaan nyo yan lagi, no? Especially to the young ones na nakikita lang nila yung mga images na disturbing sa internet or sa television. Guys, mas maging tayong responsible and good people. Huwag tayong maging bahagi ng problema ng ating society. Alright? Thank you for watching this vlog and don't forget to subscribe, like this video, and post your comments below. Right? See you soon!